nakita si Jilong sa ilalim ng dilog ng kahoy! Nang matuntong ng mga pulis ang eksaktong lugar kung saan natagpuan ang bata, ilang ebidensya ang kanilang nakuha sa gitna ng tambak ng mga basura. Yung diaper ng bata, yung damit ng bata, yung tsinelas, nandun din. Saka yung ating kinuha rin yung tabla, na yung kahoy na bilog na pinangtakip na dun sa katawan ng bata. Masaya pa ho kami kanina eh. Birthday ho kasi ng asawa ko. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, nalaman nila sa lola ng biktima na si Griselda Lopez. Oh kuya, happy birthday! Man lang alas 3 ng hapon ay 16 ng Hulyo, dumating sa kanilang tirahan ang kanyang kapatid na si Masi kasama ang isang lalaki na unang beses pa lang nilang nakita. Uy, Gerald! Uy, salamat, salamat. Kumain muna kayo, ha? Ito nga pala. Upo muna kayo! Matagal na ba kayong magkakilala ng kapatid ko? Bago lang ako sa construction. Mga 3 linggo pa lang ako. Tinanong ko po siya kung sino kasamahan daw po niya sa trabaho niya. Tapos pinakain ko pa po siya ng pagkain. Yung handa nga po namin. Hindi ako nag-isip ng sa kanya kasi nakaupo lang siya eh. Sino kaya sa tingin niyo gumawa nito sa bata? Sa patuloy na investigasyon ng Makati Police, natuntong nilang kapitbahay ni na Griselda. Ako po si Custodio Dasmarinas, kapitbahay po nila Griselda. Kanina lang ho bumili sa tindahan ko si Jello. May kasama ho siyang lalaki. Kwento ni Custodio, alas 6 ng gabi ng 16 ng Hulyo, bumili ng biskuit sa kanyang tindahan ng biktimang si Jello kasama ang isang lalaki. Pating po itong bata. Kasunod na po itong lalaki niyo na hindi ko unang kita ko pa lang sa kanya. Firman po siya kilala. Ngayon bumili po ng 2 piraso. Pinigay po niya sa bata. Nakabili sila sa akin, yun, umalis na po sila, kinakarga po niya yung bata. 2 beses pa nga ho bumili si Jelong kasama yung lalaki. Makaraan ang maigit 2 oras, alas 8:30 ng gabi, ayon kay Custodio. Kinalabit naman po ako ng bata, ganun din po, kasunod din po niya yung lalaking yun. Binigyan na naman niya ng 2 piso yung bata, pero yung lalaki nakatingin sa bata. Titig siya doon sa bata eh. Sino yung lalaki? Sama ka sa akin. Halika. Eh, pagkakalam ko po, eh, kulit po yung go. Nakaitip po na damit. Lumalabas na yun ang uling pagkakataong nakita ng buhay ang isang taong gulang na si Jero. Ayon naman sa isa pang saksi na si Jenilyn Lopez, residente mula sa 7 palapag at kaanak ni na Griselda. Ilang minuto bago mag-alas 9 ng gabi, noong 16 pa rin ng Hulyo, isang lalaking nakaitim na pang-itaas ang nakita niyang nanggaling sa madilim na bahagi ng 7 palapag. Kasi yung suspect nakita namin dyan, umiihi. Sabi ko nga sa kanya, ba't dyan ka umiihi? Yung pinsan ko, may kubeta naman. Nahiya daw siya. Ko, ba't ka nahiya? Bisita ka nila. Natural, di ka mahiya. Kaya pinaghinalaan po namin siya. Nung mga oras na yon, hindi pa raw alam ni Jenilyn na nawawala si Jerong. Matapos matakpuan ang bangkay ng walang wang na paslit, isang tao lang ang pinaghihinalaang suspect ng pamilya ng biktima. Bisita po yun ang asawa ko. Katrabaho yun ang kapatid ko. Oo nga pala. Kaya si Gerald. Gerald, si Eduardo. Uy! Walang iba. O hindi ang bisitang isinama ng kapatid ni Griselda, isang nangangalang Gerald Reparip, 28 taong gulang. Napagalabang construction worker mula sa lalawigan ng Bicol ang suspect. Sa medical legal report mula sa Makati City Police, tinatawag na traumatic head injury at abdominal injury ang dahilan ng pagkamatay ni John Angelo Salenga. Tinukoy ang isang nangangalang Gerald Reparip na huling kasamang umano ng bata. Sa paghahanap ng mga otoridad sa suspect, lumalabas na nakuha pa niyang matulog sa kwarto ng lolo ng biktima matapos ang pagpatay. Gising. Gising na. Umuha ka na dyan. Tayo, gising. Saan ba ganyan si Jello? Anong nangyari sa bata? Ha? Tinanong namin kung ano ang nangyari sa bata.
Ang tanong, ang sagot naman ng ating suspect ay wala nga siyang maalala dito sa sobrang kalasingan. Pwede bang humbarin yung shirt mo? Na, humbarin mo na yan. Gayunpaman, isang mahalagang ebidensya ang nakita ng mga pulis sa suot mismo ng suspect. Nakita namin na yung kanyang suot na brief ay mga dugoan na. Sumama ka sa amin sa presinto. Baboy ka. Agad siyang isinama ng mga otoridad sa tanggapan ng Makati Pulis. Makalmado naman siya kasi medyo nahimasmasan na siya. Sumama naman sa amin sa mga kapulisan kagad.